kwento tungkol kay Jesus? Sige, kung handa na kayo, mag-umpisa na tayo sa pamamagitan ng isang prayer. Let's bow our heads and close our eyes and let us pray. Lord Jesus, salamat po sa araw na ito na ibinigay mo po sa bawat isa. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy na bigyan mo kami ng karunungan na nagmumula sa iyo upang maunawaan namin ang iyong mga salita. This we pray in Jesus' name. Amen. Ngayon naman, sama-sama tayong magunang maayos at makinig ng mabuti. Ngayong araw, tuturuan tayo ni Teacher Jelly tungkol sa isang taong may sakit na pinagaling ni Jesus. Makinig ng mabuti, ah! Good morning, Royal Kids! Are you excited for today's Bible lesson? Let us begin! Ang Bible story natin for today ay tungkol sa apat na magkakaibigan na may ginawang napakahalagang bagay para sa kanilang kaibigan. Tara! Sama-sama nating aralin ang kwento! Ano sa palagay nyo ang kalagayan ng lalaki sa higaan? Tama! Siya ay may sakit. Siya ay isang paralitiko. Ibig sabihin, hindi niya maigalaw ang buong katawan niya. Sa palagay ninyo, saan kaya siya dadalhin ng kanyang mga kaibigan? Ang plano ng magkakaibigan ay dalhin siya kay Jesus. Sino kaya si Jesus? Si Jesus ang pinakamagaling na manggagamot. Ano sa palagay ninyo ang ginagawa ni Jesus sa larawang ito? Tama! Si Jesus ay nagtuturo ng salita ng Diyos sa maraming tao sa isang bahay. Sa palagay kaya ninyo, makakapasok kaya ang magkakaibigan at ang may sakit sa bahay? Paano kaya? Sinikap ng magkakaibigan na dalhin ang may sakit sa harap ni Jesus. Naisipan nilang idaan ito sa bubong ng bahay. Bubong ng bahay? Paano kaya? Pinutas nila ang bubong at ibinaba sa harap ni Jesus ang may sakit. Sa palagay ninyo, ano kaya ang sinabi ni Jesus sa may sakit? Siya kaya ay nagalit, nagtaka, o kaya pinaalis kaya sila ni Jesus? Sinabi ni Jesus, kaibigan, napatawad na ang kasalanan mo. Napatawad na ang kasalanan niya sa pamamagitan ni Jesus. Napakagaling ni Jesus. Tandaan mga bata, si Jesus ang nakakapagpatawad ng ating kasalanan. Alamin pa natin ang mga ginawa ni Jesus. Sinabi ni Jesus sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang higaan mo at umuwi. Pero, paano kaya siya makakatayo? Paano kaya siya makakauwi? Siya ay isang paralitiko. Pero dahil sa kanyang pananampalataya, sumunod siya kay Jesus. Tumayo siya, binuhat ang higaan, at umuwi. Napagaling siya ni Jesus. Palakpakan natin si Jesus, mga bata! Si Jesus ang pinakamagaling na manggagamot. Naniniwala ka ba doon? May kakilala ka bang may sakit sa panahon ngayon? Kung may kakilala ka, maaari mong i-type o ipa-type ang pangalan niya sa comment section. At sama-sama natin siyang ipag-pray. Kaya mo bang gawin yon? Sige, manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po. Pagalingin niyo po ang mga taong may sakit, lalong-lalo na po ang mga taong patuloy ng humihingi ng tulong. In Jesus' name, Amen! At dyan nagtatapos ang ating kwento na matatagpuan sa Luke chapter 5,
verses 18 to 26. Yay! Salamat, Teacher Jelly, sa pagtuturo mo sa amin ngayong araw. Para sa lahat ng Royal Kids, meron tayong gagawin ngayong linggong to. Una, itatype ninyo sa ating comment section ang mga pangalan ng mga taong may sakit na kakilala ninyo. Pangalawa, babasahin natin ang mga pangalan ng mga taong may sakit at ipagpe-pray natin na pagalingin sila ni Jesus. Siyempre, kailangan kasama natin ang ating pamilya kapag nag-pray tayo. Okay ba yon? Aasahan namin ang inyong pagkawa. Kita-kits ulit tayo next Sunday!